sa inyo mga boss, mga sir, mga mama. Ang ibablog ko naman ngayon, tungkol naman ito sa mga tools na gagamitin natin sa motor natin or mag-DIY man tayo kung basta prosigido ka mag-DIY. Ito yung mga tools na kailangan natin. Itong mga tools na ito, mga sir, mga boss, applicable lang ito sa mga scooter, no? Hindi ko pa sinama dito yung mga ibang tulay ng semi-automatic sa kadi. Bell, ito yung ginagamit ko para mabilis kaysa lagaring bakal, masyadong matagal yun. Itong pan na to, kikil na to, napakabilis na to. Gano'n mo lang, makakuhan ka na agad ng, makagawa ka na agad ng kanal dun sa kuhan. Sa clutch na yun, clutch pad. Ito, martilyo, pamilyar mo na to. Ito, sa akin, pamilyar mo na to. Ring spanner. Meron din tayong ring spanner, mga boss, ano? Kailangan, bumili din kayo ng malaki na ganito. Pangtanggal ng lock ng... bago mo siya tanggalin, di ba, dun sa truck drive. Ang sukat ng mga boss is... Ito, mga boss. Ito, number 18. Itong ring spanner din to, number 18, para hindi ka na mahirapan, kailangan ganitong bibili mo na tools. Number 18, minsan hindi magkaparehan sukat, minsan 17. Pero karamihan dyan, number 18 talaga, yung sukat dun sa pangtanggal talaga ng... Bago mo matanggal yung torque, di ba? Nakakapuan ko yun sa panggilid. Yun may kuhan yun, may bolt. Ito yun. Number 18.
Tapos naman ito mga boss, kailangan mayroon din kayong special tools. Itong special tools kasi mga boss, kwanto eh. Napakabihira lang kasi ito eh. Di mo mabili ito ng isang piraso eh. Kailangan full seat. Naka full seat mga boss. Binukod ko lang yung iba kasi di naman natin kailangan. Kailangan lang natin yung from 1 to 10. From 1 to 10, pinakamaliit po talaga boss. Meron po talaga. Meron ganito. Pero sa akin kasi hanggang kuan lang. Hanggang 3 hanggang pataas. Yun boss. Ito lang kasi nagagamit eh. Number 7. Ito naman yung pangtanggal ng lock ng bolt cam sprocket doon sa pinakalob ng makina. Ito naman yun. Number 7. Diba yung previous vlog ko na paano magbaklas ng makina. Hindi ko lang pinapakita yung iba kasi naglalag yung cellphone ko. Ay na gumana. Kaya dinidelete ko lahat ng mga files doon. Buti naka-recover yung cellphone ko. Kaya nag-vlog na ako ulit ngayon tungkol sa mga motor natin. Sana tuloy-tuloy na mga boss. Ito, number 7, special tools yan. Kailangan mayroon din kayo ng special tools, eh, no? Kasi sa mga tools na ako, palaging ginagamit natin, ako lang yan, eh. 6, 8, 8 to 10, yan lang yun, eh. Pero yung sa gitna, 7 to 9, 9 to 11, yan yung hindi madalas nabibenta ng isa-isa. Makabili ka naman, full set yun mga boss. Kailangan mo, bilhin mo talaga ng isang set yun. Kaya ito, isang set ko ito nabili ito. Hindi ka makabili ng isa-isa ng ganito. Kailangan isang set mo siya bibilhin. Tapos, ito mga boss. Pag gusto mo pagandahin yung ano, magneto mo. Kaso mga boss, mali ito. Ang magneto na ito. Dapat ang kung sa akin ni Roder ko lang ito sa Shopee kasi mali talaga yung pagbigay sa akin. Yung trade nagkaroon lang kasi tama yung sukat 24. Yung sukat na 24. Kaso ang problema sa trade po mga boss, yung pumasok kasi pa counterclockwise kasi yung pagpasok ng gun. Ito yung gun na to, itong trade na to sa magneto ng scooter ko. Kaya di siya gun, di siya applicable. Tama yung sukat na dito sa kanya, yung laki niya. Kaso hindi siya papasok kasi pa-counterclockwise yung pagpasok dun sa magneto. Hindi siya pa-counter. Hindi siya pa-clockwise pala. Kailangan siya pa-counter. Kailangan meron din kayo ito, magneto puller para kumari gusto nyo baklasin yung magneto nyo, pinturahan nyo. Kasi yung magneto kasi mga boss, pinakalawang kasi yan. Kailangan nyo nalagaan yung magneto. Tapos kung marunong ka na talaga mag-ayos ng motor, siyempre huwag mong kakalimutan ng tapit tools. Huwag mong kalimutan ito, napaka-importante yung tapit tools na ito mga boss. Tsaka ito, filler gauge. Kailangan mo rin yan para pag mag-tune up ka, kailangan masukat mo yung valve clearance mo kung ilan yung clearance ng valve mo, kung ilang millimeter na, kailangan mo rin to filler gauge. Kailangan magsama yung dalawa na yan, filler gauge sa tapit tools. Pinaka-best. Tapos, kailangan meron ka rin dito, Allen rings. Meron ka rin dito. Mura lang naman to. Kailangan sa normal na pagbabiyahe, kailangan meron ka nito. Allen rings. Star screw. Pamilya na kayo nito. Flat screw. Ang kagandahan nito mga boss, hindi na ako bumili ng impact drive. Ito kasi isang bili na ako eh. Pwede siya pang baklas, pang pakalahatan na to eh. Ang universal na to. Pwede siya pang malakasang tanggal. Tanggal talaga. Kasi may pang impact drive na rin ito eh. Kasi kaysa bibili pa ako ng bibili ng mga tools na isa lang din naman yung sukat dito sa taas. Tapos ito, pwede mo pang hampasin. Hindi gaya yung normal na tools na star screw normal.
pagi ni impact mo yan, siyempre yung handle niya doon maduduro kasi hindi siya naka-design na para pang impact. Pagpalo mo ng ganun, hindi siya mabasag kasi may pang support siya dito. Di kayo ng mga normal na tools. Pag pukpok mo ng ganito, maduduro agad kasi hindi siya naka-design. Ito kailangan, mayroon ka rin dito. Flat screw tsaka star screw. Long nose, pamilyar na kayo niyan. Ito muna tayo. Ito mga boss, pinaka-importante ito mga boss. Angular to mga boss, doon sa makina, sa internal parts ng makina. Napaka-importante ito kasi para masukat mo yung kung ilang higpit doon sa makina, lalo na doon sa bolt ng head o bolt ng cover ng head. Kailangan mo yun masukat kung ilang higpit ka na, kasi kaya nga karamihan sa atin na puputol yung head bolt dahil nga na-over sila ng pihit or na-over sila ng higpit dun sa bolt na yun, kaya pumipigtas. Nangyari po sa akin yan mga boss ha, hindi pa ako perfecto, nangyari po sa akin yan kasi sobrang higpit ko na pan talaga siya, naputol talaga. Kaya ngayon mga boss, nag-iingat na ako para din ako makaputol ulit. Bumili ako ng ganito. Gids to mga boss, para di mo masubrahan pagpihit yung tornilyo dun sa internal parts ng makina. Napaka-importante ito mga boss. Ang tawag nito mga boss, torque angular. Pagka gusto nyo talaga, sobrang kuha na to, sobrang useful to sa inyo mga boss.
Pwede kayong bumili ng tester bulb or ganito. Polarity tester. Pwede kayong bumili. Same lang naman sila. Pero ang kaibahan nito, pag idikit mo to sa ako, idikit mo to sa positive, tapos ito idikit mo sa ground, magkulay kuan sa dito. Magkulay green. Tama o, magkulay green. Pero pag dinikit mo to sa ground, tapos dinikit mo to sa positive, magkulay pula siya. Eh, yun ang kagandahan niya. Pero same lang naman talaga sila yung functional nito. Polarity tester pa rin ang tawag sa kanila, di gaya ng multimeter. Yung multimeter talaga, pinaka maganda rin talaga yun yung multimeter. Pero sa mga nagsisimula, yung gusto mo yung matris mo yung mga connection o daloy ng kuryente, dito ka muna sa tester na to, polarity tester or tester bulb. Pwede ka mag-DIY ng tester bulb, mayroon din akong kwan dyan sa vlog ko. At mga nakarang vlog ko, mayroon din ako dun kung paano gumawa ng tester bulb. Pero napapangitan na kasi ako sa gawa ko, kaya bumili na rin ako. bumili na kayo ng ganito. Huwag nyo nalang gayahin yun. Kasi pangit eh. Kasi paikot-ikutan mo pa ng electrical tape. Yung electrical tape, mga boss, dumidikit sa kamay pag nainitan. Kaya doon na rin ako nairita, kaya bumili na ako ng ganito. Yung ganito kasi, diba, malinis, punas-punasan pa yun pag madumi. Kasi mga boss, anong tawag nito? Polarity tester or tester bulb, isang. Tapos, pagka kabisado mo talaga yung mga wiring sa motor mo, o magkabit ka ng mga accessories, huwag ka nang mag-wan. Huwag mo nang i-manual-manual pa. Gamitan mo na lang ng panghinang. Hinangin mo yung bawat kwan mo para pulido yung gawa. Pulido yung pagagawa mo ng kwan mo. Yung sa, kailangan lang naman to sa kwan eh. Sa relay. Yung sa relay yung pag magdundugtong ko ng mga wire doon. Kailangan to, kailangan nyo sa talaga hinang. Huwag na yung dikit-dikit kasi ganun din yung una kong pag-wiring. Dikit-dikit ko lang kaya hindi siya masyadong yung functional na dun sa loob ng pan, sa relay. Dun sa dinugtong ko na pan ko lang at binubuhol ko lang. Hindi siya dumadali ng maayos kaya kailangan meron ko yung panginang mga boss. Yung panginang na to. Mura lang ito mga, mura lang itong panginang na to. Siguro mga 150 lang to. So siya kapi meron din ganito panginang. So, tapos na dito. So, mga boss, punta tayo sa panggilid din. Pwede na tayo magkalkal ng panggilid. Basta meron na kayong ganito. Ito, ginamit ko na to. Pinangkalkal ko na to sa panggilid. Pura bangabagan niyo yung video na ginawa ko na paano ko to ginamit sa pagkalkal ng pulley. Kasi ginamit ko na to eh. Kasi may tropa kasi tayong nagpagawa ng to. Ginamit ko na to pagkalkal. Ang tawag nito mga boss, mini grinder. So, bago kayo bumili ng mini grinder, siguraduhin nyo may kasama siya mga tool. Mga kuha niya, may kasama siya mga gamit. Ito, tool kit niya. Kailangan may kasama yan. Napakaganda ng mini grinder mga boss, kasi pwede mo siyang Very useful din siya sa mga kuhan mo sa pulley. Kitsong-kitin mo lang. Meron din siyang panghiwa. Ito, maliliit ang kit-kit na yun. Kit-kit-kit. Kasi ito mga boss, meron din siyang pang-drill.
Kasi pag gusto mo tanggalin yung gulong mo sa likod, matanggal mo siya kasi mayroon ka na. Kahit ganito lang, bumili ka nito. Handle bar, masakit. Kailangan bumili ka rin ng ganito para matanggal mo yung nut doon sa likod. Doon sa likod ng gulong natin. Doon sa pinaka-awan. Pag gusto natin magpalitan ng brake shoe, tanggalan natin. Ito mga boss, mayroon lang akong kwan dito yun, no? Ito mga boss, pag napapuwersak itong mga boss, yung kwan nito sa ilalim, yung gear niya dito sa loob, nakukupod yun mga boss. Kaya huwag niyo itong masyadong papuwersa. Kasi nagagamit ako ng ganito, yung unang pagtanggal ko ng gulong dun sa likod ng motor ko, nakukupod siya mga boss, flyman po yun, pero sobrang kwan talaga, sobrang higpit. Nagkaroon nga ako ng pira dito sa likod eh, sa sobrang higpit ng kwan, pero natanggal ko pa rin. Natanggal ko pa rin yung nut na yun. Doon sa kwan, sa sobrang tigas, kasi alam mo naman yung motor natin, alam ko bakit sobrang tigas ng mga bolt yan or nut. Pero natanggal ko pa rin naman siya, kaso nga lang nakaupod yung dalawa. Pero okay na siya. Inaayos ko na dito sa loob yung kwan ko, yung dating ganito ko. Sakit arm. Ayos ko na kaya. Pag sa mga pang heavy duty talaga, huwag nyo muna kayong gagamit na ganito kasi kuha lang to siya eh. Maliit lang yung nakakuha dito mga boss. Maliit lang yung nakahawak sa kanya. Kaya di siya pwede masyadong pursado. Yung ilang yung sobrang kuha talaga, sobrang tigit. Di siya pwede kasi paaring masira, sayang eh. Mahal kasi itong ganito. Kaya ang gagamitin mo mga boss, kailangan ito. Ito talaga, pang heavy duty talaga to. At anong kan mo kasi, medyo mahaba, diba? Yan, medyo mahaba. Kaya pagkatanggal mo ng nut doon sa likod, makapuwersa ka ng maayos. Pag ganun ka. Diba? Matanggal mo siya, pwede mo rin siyang padyak ka ng dandahan. Matanggal mo siya. Kaya kailangan mo ng tools na ganito. Tapos extension, may kasama na rin siyang extension mga boss. Makabili rin kayo nito mga boss. Mura lang naman to. Hindi naman to masyado nga makakalan. Napaka-importante itong mga tools na to mga boss. Pag gusto nyo lang mag-DIY sa mga motor nyo, pag gusto nyo ayusin. Kaya pagka ganun, prosigido kayo mag-ayos ng motor nyo, kailangan complete tools kayo para di na kayo manghiram-hiram sa kaibigan o sa kakilala. Napakahirap po kasi manghiram ng mga tools. Pag hinalaan ka pa na hindi ibalik, pero hindi naman talaga ibalik. So, pre, pera ng tools, pre. Tapos, siyempre, ikaw, nakalimutan mo na, siyempre, yung hiniraman mo, umasa na ibalik mo. Tapos, ikaw naman nakalimot. Siyempre, mamaya pre, balik hanggang makalimutan na, di ba? Kaya yung mga tupa natin, mga tropa natin, hindi na talaga magpahiram ng tools kasi nga, nakakalimutan natin magsahuli. Kaya tayo, pag gusto natin mag-DIY, bili na tayo ng sarili nating tools para walang masabi yung mga tropa natin pag mahiram tayo ng mga tools sa kanila. Bumili tayo ng sarili natin. Kaya naman yan pag-ipunan. Kahit dandahan ako nga, nag-ipisa lang din ako sa isa-isa eh. Hindi naman ako pabigla bumili. Ito naman kasi kaya bumili ako ng ganito. Kasi in the future, magagamit ko rin kasi ito eh. Kasi nag-iba na kasi yung kwan natin ngayon. Panghanap buhay natin ngayon, medyo mag-upgrade tayo ng kaunti. Kaya bumili ako, nag-invest ako ng mga tools na ganito. Meron tayo mga tools mga boss, di ko lang pinapakita yung iba. Yung mga pang heavy duty, mga grinder, di ko pinapakita yun. Kasi di naman kasama dito. Ito lang yung naman yung pang gilid ng motor natin na useful sa scooter natin. Ito lang naman yung kailangan natin. Tapos mga boss, pag scooter ang dala mo, ang kailangan mong dalin, lalo na pag nakuhaan ka, nasiraan ka, naputulan ka ng belt, ang pinaka-importante mong dalin ito, bearings. Yan, huwag mong walain yan. Kailangan dala-dala mo sa motor mo yan.
long nose or flies. Ito mga boss, araw-araw ko itong dinala. At mayroon pala mga boss, pangkalam dun sa akin para matanggal natin yung lock ng tool drive. Mag DIY na lang kayo para matanggal yung lock ng, para pantukod mo dun sa loob ng one. Sa pulley. Sa pulley, pantukod mo dun. Hindi ko kasi dala, pero mag DIY na lang kayo. Panoorin nyo na lang yung previous video ko dyan, kung anong ginagawa ko dun sa pangkalang or pangtukod dun sa pangtukod ko dun sa pulley na para matanggal yung nut. Andyan sa pan ko, previous vlog. So ito lang dadalhin yung mga boss, ano? Yung ibang parts na yan, wala na yan. Hindi natin kailangan yan. Ito lang yung kailangan mo araw-araw. Pinakilala lang natin yan sa pagka gusto mo talaga mag-DIY talaga. Ito pang araw-araw. Nagbitin natin. White tool. Sakit. Arm. Sakit. 17 sa 18. Star screw. Bearings. Long nose or lies. Pwede na yun. Itong long nose kasi pang pamurin ko. Tusok mo rin ito or panghipit mo rin, pang-importante mo. Ito lang, itong piraso lang dalhin mo sa motor mo. Saka ito, ito pang-importante ito mga boss, ano? Mga ma'am, mga sir, parents, huwag mong kalimutan, ito pang-importante ito para makita mo yung anong nangyari mo sa loob ng panggilid mo. So, hanggang dito na lang mga boss, mga ma'am, mga sir. Maraming salamat sa inyo. Kung napanood mo itong ganitong video, please subscribe para tawag ito, para ma-update ka sa lahat ng video na i-upload ko. Yun na naman yung purpose nyo, para ma-update ka. Kasi marami pa itong i-upload na video. Kasi na-quarantine tayo sa pandemic eh. Matigil lang tayo kasi bawal na lumabas, di ba? Bawal lumabas. Kaya sundin natin yung bawal lumabas. So mga boss, nandito na lang. Paalam na. See you next time na lang.